Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maaari lamang mag-subscribe ka muna, salamat! Sasabak uli sa mundo ng politika si Nora Honor. Formal nang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance CONA. Sa susunod na taon ay tatakbo ang nag-iisang superstar bilang representative para sa party list na NORAA o National Organization for Responsive for the Arts para sa darating na national election sa 2022. Sa mahigit 50 taon ko po sa entertainment industry ay marami pong umuudyok sa akin na pasukin po ang public service. Ito na po siguro ang tamang pagkakataon para po pagbigyan ang mga taong nagsusulong at naniniwala sa akin na ako po ay makakatulong lalo na po sa mga nangangailangan. Panahon na po para maibahagi ko rin ang mga advokasya at mga plataforma na aking binuo para po sa kapakanan ng nakakarami, pahayag ni Nora. Nagnanais na manungkulan sa Kongreso ng Bitter Anang aktres dahil na rin sa kanyang naging kontribusyon at malasakit sa larangan ng sining. Sa tagal ko po sa industriya ay naging saksi po ako sa hindi magandang trato sa mga naging kasamahan ko sa trabaho. Lalo na po ang mga maliliit na manggagawa na bukod sa hindi po nababayaran ng tama ay hindi po naibibigay ang nararapat para sa kanila. Kasabay nito, bibigyan ko rin ng prioridad ang mga nasa sektor ng media lalo na ang mga nasa entertainment. Karamihan sa kanila ay walang fixed na sweldo kaya dapat din silang tulungan, paliwanag niya. Kung papala rin mahalal sa pwesto ay maraming mga programa na ang pinaghahandaang isulong ni Ate Gay. Kabilang dito ang pagtulong at pagbibigay ng importansya sa senior citizens, mga OFW o Overseas Filipino Workers, mga kabataan at mga guro at LGBTQIA+. Gagawin ko po ang aking makakaya upang kayo po ay mapagsilbihan ng may malinis na hangarin, tapat at may pagmamahal. Gabayan nawa po tayong lahat ng puong may kapal, maraming salamat po, pagtatapos ng aktres. Matatanda ang idinaan sa community pantry at pamimigay ng ayuda ang selebrasyon ni Nora Honor ng kanyang 68th birthday noong 21 ng Mayo, Biyernes. Sinimulan, ito ng superstar noong Miyerkules 19 ng Mayo, kung saan ay inuna muna niya ang mga lolo at lola sa Emmaus House of Apostolate at sa tahanang mapagpala Home for the Aged sa Malolos, Bulacan. Namigay roon si Ate Gay ng biscuits, kape, alcohol, adult diapers, at disinfectant cleaner. Kinabukasan, 20 Mayo, ay mga batang cancer patients naman sa child house sa Maynila ang dinalaw niya at binigyan ng diapers, gatas, at vitamins. At noong 21 Mayo, sa mismong kaarawan niya, ay may community pantry siya sa San Roque Street, Barangay Bagumbayan, Eastwood, Quezon City. Namigay ang award-winning actress ng bigas, itlog, at gulay sa mga taga roon. Dinagsa si Ate Gay ng mga matatanda na obviously mga fans niya. Mabuti raw at nakipag-coordinate sila sa barangay kaya maayos ang pamimigay ng ayuda at nasunod ang safety protocols na ipinatutupad. Disiplinado raw kasi ang mga taga roon, at hindi sila nagkakagulo at sumusunod sa mga taga-barangay na nagbabantay. Masaya, ang original superstar kung paano niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan dahil ayaw raw niyang maghanda pa. Sa totoo lang, ayoko na mag-celebrate pa ng birthday ko. Mas gusto ko yung makapag-share kahit konti sa mga tao. Kaya sobrang gusto ko tong ginagawa kong outreach. Kung marami lang sana akong pera, mas madami pa sana matulungan. Mas memorable ang birthday ko kapag gumagawa ako ng ganitong kawanggawa, pahayag ni Ate Gay sa panayam sa kanya sa community pantry niya sa Bagumbayan, QC. Sa totoo lang, hindi lang sa ganitong pagkakataon nakikita ang pagiging matulungin ni Nora kahit sa trabaho. Halos lahat ng staff ay may kwento kung gaano kagalanti ang superstar sa mga staff. Basta may pera raw ito, lahat ay pinapakain niya at inaabutan pa ng tulong ang ibang staff. Ang gusto lang iparating ni Nora sa mga sumusuporta sa kanya, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nagmamahal sa akin dito at sa buong mundo, na kaysa ko rin sa aking mga proyekto, at hindi nila ako iniwan. Kilala natin si Ate Gay na mapagbigay at tumutulong talaga sa kapwa niyang nangangailangan. Kaya nasa naturalesa niya ang pagbabahagi sa mga kapos sa buhay. Hindi rin tayo magtataka kung may malaking platform na pagtulong sa kapwa pa siyang magagawa sa hinaharap. Pwedeng elective office or pwedeng party list, marami ang susuporta sa kanya.
Pero isa pang wish natin ay tanghali na siyang national artist para ang mga ganitong proyekto sa ngalan ng sining ay pwedeng may pondo galing sa kanyang well-deserved na parangal. Ano kamo ang birthday wish ni Ate Guy? Wala akong wish kundi sana, maging masaya ang lahat, magwakas na po ang pandemyang nararanasan natin ngayon, tugon ni Ate Guy. Masaya po ako dahil sa dami ng mga nagmamahal sa akin. By the way, mukhang magkakatuto ang kagustuhan ni Miss Nora Honor na mas makakatulong siya sa nakakarami kung papalarin siya manalo sa darating na halalan sa Kongreso. Ayon pa nga sa kanya, ang lahat po ng ito ay maisa sa katuparan ko po kung ako po ang inyong susuportahan. Wala po akong ibang hangad kundi ang makatulong at maipadama po sa inyo ang aking mabuting hangarin. At kung sakali po na ako ay manalo, umasa po kayo na pipilitin ko na maging mabuting leader para po sa lahat, dagdag pa niya. Si Nora Honor o Nora Cabaltera Villa Mahior sa totoong buhay ay isa sa mga hinahangaan sa mundo ng showbiz na binansagan bilang Philippine cinema superstar at itinuturing rin bilang isa sa mga national artists ng bansa.